lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto na muhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong yon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya ay isang kilabod na mandirigma." Idinugdong pa ni David, "Ang Diyos na ligtas sa akin sa kuko ng mga leyon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayang kanawa ng Panginoon." Pagkatapos, tinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata, nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo? At tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa si Goliath,
sa ngalan ng kaniyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dalawang tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay kanya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon. Kahit walang tabak at sibat, siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, pinunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, sa pakikibaka ako'y sinanay. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay, tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David, mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon
sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang inyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Ano po yung ibig sabihin kapag yung isang tao ay matigas ang ulo? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, pagtingin ni Jesus sa mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot yung nakita sa kanyang muka dahil pagtingin niya sa mga taong nasa paligid niya, nalaman niya na yung kanilang mga kalooban, yung kanilang mga ulo ay matitigas. Kapag matigas po ang ulo ng inyong anak, ano pong ibig sabihin nun? Pasaway. Kapag matigas ang ulo, ibig sabihin, hindi nakikinig, napakakulit. Kaya anong ginagawa ng mga magulang? Pinapalo, pinagsasabihan, para lumambot yung ulo. Ang tigas-tigas ng ulo mo, makinig ka naman, para sa iyo naman, yung aking mga sinasabi. Ganyan naman po ang ating mga script bilang mga magulang. Gusto nating mapagsabihan yung mga anak nating matitigas ang ulo dahil gusto natin na matuto silang sumunod. Sa ating ebanghelyo po, sa Tagalog, yun po yung nakasulat, matitigas ang mga ulo ng mga taong nasa paligid ni Jesus. Pero sa English translation at Greek translation, mas malalim po yung pinapakahulugan nito. Ang sinasabi po, hindi lamang yung ulo yung matigas. Sabi sa ibang translation, matitigas yung puso ng mga nakapaligid kay Jesus. Yung puso, yung napakatigas. At ano pong ibig sabihin kapag matigas na yung puso ng mga tao? Katulad po sa Ebanghelyo, sa mga taong nasa paligid ni Jesus, kapag matigas na po yung puso, palagi na lamang tumitingin sa kamalian ng kapwa. Kapag matigas yung puso, hindi na nakikita yung kapwa na nangangailangan. Hindi na kayang mag-abot pa ng kamay para magbigay ng tulong. At ayun po yung karanasan ni Jesus, karanasan ng mga tao ng panahong iyon. Hindi rin nila matanggap yung mga itinuturo ng ating Panginoon dahil matigas na yung kanilang mga puso. Kaya ang isang paanyaya sa atin mga kapatid, tingnan natin yung ating mga puso. Matigas na ba yung ating mga puso? Hindi na ba natin pinapakinggan yung mga turo ng ating Panginoon? Hindi na ba natin pinapakinggan ang mga inuutos sa atin ng ating Panginoon? Hindi na ba natin nakikita yung ating mga kapwa na nangangailangan? O kaya naman, mas nakakalungkot, iniiwasan na ba natin yung ating mga kapwa na nangangailangan? Ganun po ang isang tao kapag matigas na yung puso. Kahit alam niya na may pangangailangan at kaya niya namang tumulong, dahil sa katigasan ng kanyang puso, hindi na siya gumagawa ng paraan para tumulong pa sa iba. Iniiwasan niya, wala na siyang pakiramdam
para sa kanyang kapwa na nangangailangan. Ganun na po ba yung puso natin? Wala nang pakiramdam, ayaw nang makiramdam sa pinagdadaanan ng ating mga kapwa. Kaya ano pong hihilingin nating grasya sa araw na ito? Hilingin natin sa Panginoon na yung Panginoon patuloy na dumating sa ating buhay at tulungan tayo na palambutin yung ating mga puso. Ang imbitasyon sa atin sa ngayon, tularan yung ating Panginoon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Siya yung pinakamagandang halimbawa ng isang tao na malambot yung puso, na kahit hindi siya sinusunod, hindi pinapakinggan, patuloy siyang nakakaramdam ng pangangailangan ng kanyang kapwa. Hindi siya nagsasarado ng kanyang puso para ibigay yung kanyang sarili, ibigay yung pagpapalang kinakailangan ng mga taong nasa paligid niya. Malambot yung puso ng Diyos, malambot yung puso ng ating Poong Hesus Nazareno. Nakikita niya yung ating mga pangangailangan. Nakikita niya yung ating mga pagsusumikap. Nakikita niya yung ating mga kinakailangan sa buhay na ito. At hindi natatapos yung Diyos sa pagtingin sa ating mga kalagayan. Yung Diyos palaging may ginagawa upang maibsan yung ating mga pinagdaraanan. May ginagawa siyang pagdamay, may ginagawa siyang pag-aabot ng kamay para matulungan tayo. Sana ay maging katulad tayo ng Panginoon. Malambot yung puso, nakikita yung mga nangangailangan at gumagawa ng paraan para matulungan sila. Ito po yung patuloy nating hihilingin sa ating Panginoon. Nawa hindi tayo dumating sa panahon na matigas na yung ating mga ulo at matigas yung ating mga puso na wala ng pakialam at wala ng ginagawa sa ating mga kapwa. Matuto tayong matularan yung ating Panginoon. Malambot yung puso, nakikita yung nangangailangan at gumagawa ng paraan upang maibsan ang pangangailangan at pinagdadaanan ng ating mga kapwa. Isa pa pong gusto kong tingnan natin ay yung kwento sa unang pagbasa. Narinig po natin yung kwento ni David at ni Goliath. Alam na alam po natin yung kwento nito. Malaking tao si David, lalabanan siya ni David. Ano pong pwedeng ipinapahayag sa buhay natin ito? Sa buhay po natin, marami tayong maaring mga malalaking pagsubok na pwedeng kaharapin. Malalaking pagsubok na pwedeng magpahina ng loob sa atin para hindi naharapin yung mga malalaking problemang dumarating sa ating mga buhay. Pero ano pong pinapaalala sa atin ng buhay ni David? Kapag kasama natin ang Diyos, makakaya natin anuman yung nasa harapan natin. Walang malaking problema sa malaking Diyos na nasa sa atin. Kaya ang imbitasyon at ang paalala para sa atin sa araw-araw, sa buhay po natin, may darating at darating na mga pagsubok, may darating at darating na mga krus. Huwag po tayong matakot, huwag nating takbuhan itong mga ito. Dahil makakatiyak tayo na sa bawat pagsubok, sa bawat krus na dumadating sa ating mga buhay, merong Hesus Nazareno na nasa sa atin, sinasamahan tayo sa bawat laban natin sa buhay na ito. Hindi tayo mag-isa sa mga pagbubuhat ng krus natin. Palagi tayong sinasamahan, dinadamayan ng ating Panginoon. Ano po yung pangalawang paanyaya sa araw na ito? Yung pangalawang paanyaya po, ilapit natin, ilagay natin yung ating kalooban. Itaas natin yung ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus Nazareno na kailanman ay hindi tayo iwan, kailanman hindi tayo pababayaan.
palagi tayong dalalhin sa ating tagumpay sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, dalawang mahalagang paanyaya ang ating tutugunan nawa sa araw na ito. Yung ating puso nawa ay patuloy na maging malambot. Malambot katulad ng ating sa Panginoon. At yung ikalawa, palagi nating alalahanin na may Diyos tayong sumasama sa bawat panahon ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makatagpo ng pamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi maging taong may pusong gagawin ang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa paggamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap naming sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa
O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa yaman, kung di sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagnanaw at pagsisimba sa Basilica Minor at ang Bansang Dambana. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio noong sa lakas ng kadiliman siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang paalala po palagi sa atin, lalo na sa araw na ito,
Huwag na po tayong maging matigas ang ulo sa harapan ng Diyos. At mas lalong huwag maging matigas ang ating mga puso sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga ating kapwang nangangailangan. Matuto tayong maging katulad ni Jesus. Malambot ang puso. Nag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan sa lahat ng panahon. At katulad ng paalala sa atin sa unang pagbasa, walang malaking pagsubok sa harapan ng ating malaking Diyos. Nasa sa atin ang Diyos. Sinasamahan tayo palagi. Magtatagumpay tayo sa bawat krus na dumadating sa ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.